Nakita nito sa butas, sa may pinto, na minamasahe ni Bea ang sarili nitong dibdib habang nilalaro ang kanyang ano. Hindi siya sigurado kung may kausap ba ito sa harap ng laptop o may pinapanood na kung ano. Pero sigurado siyang enjoy na enjoy ito sa ginagawa. Namalayan na lang niya na sa loob ng hawla ang kamay niya humihima sa galit na galit niyang sandata habang nilalaro ni Bea ang maliliit at light brown na pasas nito. Habang pigil naman ang ungol ni Chris at galit na galit na nga siya dahil kaagad itong sumabog habang pinapanood si Bea. Mahilig si Chris manood ng X video, pero iba pa rin pala kapag napapanood mo ng live. Mas nakaka-LB. Tay na kang babae ka, matitikman rin kita. Lumipas ang ilang oras, alas 8 na ng gabi. Dumating na ang asawa nitong si Mark. Babe, buti nakauwi ka na. Sandali lang, tapusin ko lang tong chapter na to. Then, maghahain na ako. Sabi ni Bea habang nakaupo sa sofa at kaharap ang laptop. Hindi pa naman ako nagugutom, mahal. Sagot ni Mark at umupo sa tabi ni Bea. Humalik ito sa pisngi ni Bea habang ang kamay ay humihima sa braso nito at legs. Pero parang gusto na nito kaagad ng dessert. Teka babe. Nakikiliti na si Bea sa ginagawa ng boyfriend niya. Babe, may tinatapos akong chapter. Ako na lang muna patapusin mo, mahal. Kaninang umaga pa ako nagiinit sa'yo. Hindi tinantanan ni Mark ang nobya. Siniil niya ng halik ang mga labi ng dalaga at agad tinungo ang bundok na yon. Alam niya kasing iyon ang mabilis na nakakapagpainit sa dalaga. Shit, babe. Hindi na tumanggi si Bea nang tanggalin na ni Mark ang duster niya at natira na lang ang pambaba na niya. Ikinandong niya ito paharap habang salit-salitang ang ano naman ni Bea ay kumikis-kis na sa ibabaw ng asawa. Sa taglay na performance si Mark, kaya naman nasa bunutan niya ito. Inihiga na siya ni Mark sa sofa. At nang tanggalin na ni Bea ang pang-ibaba na suot niya, ay napatigil siya saglit. Sakto kasi ang lugar nila na nakaharap sa pintong pumapagitan sa bahay nila at bahay ni na Sir Chris. Oh, bakit babe? Takang tanong ni Mark nang hawakan ni Bea ang kamay niya. Wala. Sagot ni Bea. Wala naman sigurong tao sa likod ng pinto na yon. Sabi niya sa isip niya. At tinuloy na nga ang matinding bakbakan nilang mag-asawa. Sabay silang sumubsob sa supa habang ang alaga ni Mark ay lumilikha likot pa sa loob ng mainit-init na kulungan ni Bea. Nakatapos rin, hinihingal na sabi ni Bea. We'll be right back.
pagsagupaan ng dalawa. Kailan ka uuwi? Nakalabing tanong ni Bea kay Mark. Nakausap niya sa Skype. Kakaalis lang nito kaninang umaga para sa isang out of town meeting. May isang linggo rin daw itong mawawala. Ito namang babe ko. Parang hindi ko naman sinabi kanina bago ako umalis. Natatawang sagot ni Mark sa kabilang linya. Next week po andyan ako at marami akong pasalubong para sayo. Maraming dried mangoes ha? Request pa niya. Hindi siya sanay mag-isa sa bahay. Kaya nasa sala lang siya ngayon, sa halip na sa kwarto sa second floor. Maraming marami. Sagot ni Bea. Babe, busy ka ba? Tanong naman ni Mark. Hindi naman, kasi katatapos ko lang ng isang chapter na sinulat ko. Bakit? Sagot naman ni Bea. Ayun, sakto. Ano kasi? Baka pwede, pasilipin mo naman ako dyan. Sambit ni Mark. Ha? Baka may makakita sa'yo dyan? Nag-aalalang sabi ni Bea. Wala yan. Nasa kabilang kwarto yung mga kasama ko. Kaya solong-solo ko tong kama. Bilis na babe. Miss na kaagad kita eh. Itinapat saglit ni Mark ang kamera ng laptop sa nakabukol nito ni Mark. Miss ka na rin ng alaga ko oh. Ngumiti naman si Bea. Ikaw lang ba? Ako rin naman, miss na kaagad kita. Sabi niya habang ibinababa ang strap ng espageti na suot niya. Hindi niya kaagad pinakita, pero tinanggal na niya ang alam niyo na yon at sinimulang, "Tay na babe, ang tigas na ng bins mo. Labas mo dila mo babe." Sabi ni Bea habang patuloy namang minamasahe ang pakwan niya at nilalaro ang naninigas at maliit nitong binhi. "Eto babe." "Mark, busy ka ba? Kain na raw tayo sa labas." Narinig ni Bea ang pagtawag ng isang kaopisina ni Mark. Kaya inilayo na niya ang sarili sa laptop at kaagad na pinulot ang damit bago tinakpan ang sarili. "Sige, pare. Susunod na ako." Sagot naman ni Mark. "Lalabas ka ba?" Tanong ni Bea. "Babe, hindi pa kasi kami nagdi-dinner. Tsaka sasabay na ako sa kanila para makatipid ako." Sabi ni Mark. "Mamaya ka nalang lumabas." Paglalambing ni Bea at tinuloy na nga ulit ang nauglot na ginagawa nila. "Mark, sunod ka na sa amin ah." Katok pa ng isang kaopisina ni Mark. Oo pre, sige. Muling bumaling si Mark kay Bea. "Shit naman, kainis. Ganito na lang lagi babe, bawi na lang ako mamaya. Tawagin kita." "O sige na babe, lalabas na ako. Usap tayo mamaya. I love you babe." Bago pa makapagsalita si Bea ay napatay na ni Mark ang tawag. Naiinis na isinarado niya ang laptop at sinuot muli ang damit. "Di man lang niya ako hinintay makatapos. Kainis." Sumandal na siya sa may sopa at kinuha ang cellphone niya. Plano niyang manood muna ng video para makaginhawa siya. Nagbabrowse pa lang siya sa internet nang biglang may kumatok sa pintong pumapagitan sa apartment niya at bahay ni Chris. "Bea? Bea? Gising ka pa ba?"
Tanong ni Chris mula sa kabilang pinto. Kaagad namang pinagkuklose ni Bea ang mga sinerch niya sa internet at inayos ang sarili. Saglit siyang napatingin sa orasang nakasabit sa dingding. Alas 7 pa lang naman ng gabi. Isa pa, ang may-ari naman ng bahay na inuupahan nila ang kumakatok, kaya wala naman siguro siyang dapat ipag-alala. Tumayo na siya at lumapit sa may pinto bago iyon binuksan. Magandang gabi po, Sir Chris. Ano pong kailangan nila? Manghihiram sana ako ng Tupperware kung meron kayo. Tanong ni Chris. Iba ang tingin ni Chris kay Bea. Nakita kasi nito ang lahat kung paano naglaro si Bea ng sarili at nabitin lang sa huli. Meron po, sandali lang, kukunin ko lang po. Naglakad papunta sa kusina si Bea at sinimulan abutin ang pinaglalagyan ng mga Tupperware niya na nasa may taas ng lababo. Medyo mataas iyon, kaya kinakailangan niya pang tumingkayad. Tulungan na kita. Bago pa nakatanggi si Bea, ay naramdaman niya na si Chris sa may likuran niya. Napalunok siya nang dumikit ang bukol nitong sandata sa may pet malu niya. Sir? Hindi siya kaagad nakakilos nang i-corner siya nito sa may lababo. Bitin ka kanina? Bulong ni Sir Chris nang dilaan pa ang tenga ni Bea. Abangan ang part 3. Ano kaya ang mangyayari sa kwento na pinamagatang ang tenant kong si Bea? Ako si Vivian, ang narrator ng Pakastoy na dating channel na Romance 69 Story.